Wala pa rin ba kayong idea kung ano ang iraregalo nyo bukas sa Valentine's Day? Abay, meron pong suggestion dito na tiyak ikatutuwa hindi lamang ng inyong mga puso, kundi maging ng inyong mga tiyan. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Clazer Paldilla live. Angelique, hinihikayat ang Department of Agriculture na magregalo ng gulay at itlog ngayong Valentine's Day. Hindi lamang daw kasi yan abot kaya kung hindi masustansya rin. Bulaklak at tsokolate, ilan lamang yan sa madalas iregalo tuwing araw ng mga puso. Pero imbes sa dangwa o mall bumili ng regalo, bakit di nyo subukan sa Kadiwa Store Dumiretso? Alok dito, bouquet ng gulay na perfect pang chapsuy, pakbet at iba pang luto, basket ng prutas at itlog na may kasama pang rekado. Abot kaya yan ha sa halagang 100 hanggang 700 pesos. Pwede na. Mas okay yun. Kasi pang kalahatan. Eh yung bulaklak, masira lang yun eh. Eh yun, makakain, mabubusog ka. Sa edad ko na to, kailangan may flowers din naman na ganyan. Tapos pagkain na, mga prutas. Para lalo sumigla ang katawan natin, hindi tayo masyadong tumanda. Ngayong Valentine's Day, hinihikayat ang Department of Agriculture na tangkilikin ang mga agricultural product tulad ng gulay at itlog bilang praktikal at masustansyang regalo. Kasi mahal ngayon ng bulaklak, di ba? So siguro mas matutuwa yung mga misis, mga girlfriend kung bibigyan na something practical. Ang laki ng cases ng stunting sa Bicol region, sa Visayas, sa Mindanao, especially sa barn areas, at malaki may tutulong ng itlog para maiwasan yung mga epekto sa malnutrition, sa stunting. Sabi ng Philippine Egg Board Association o PEBA, sobra-sobra ang supply ng itlog pero mababa ang demand. Marami kasi ang pumasok sa pagpaparami ng itlog dahil mataas ang presyo nakaraang taon. Maging ang ilang pork producer na naapektuhan ng African swine fever, egg producer na ngayon. Dahil dito, ang dating 6 pesos and 50 centavos na farm gate price ng pinakamaliit na itlog, bumagsak na sa 4 pesos kada piraso. Sa Commonwealth Market, 50 pesos ang nabawa sa kada tray ng itlog. Malaki ang minura niya. Malaking bagay kasi siyempre nakakatipid tayo, naging pamasahin na yung sukuli, ganun. Dati po yung price ng pinakamaliit na itlog ay 200 pesos. Ngayon po yung price ng pinakamaliit ngayon na itlog ay 150 na lang. Ibig sabihin magkano yung kada piraso? 5 piso na lang po ngayon. Panawagan ng PEBA, tulungan ang mga egg producer. Ang nangyayari po sa amin is extreme po ang nagiging different na presyo. Sobrang taas, ngayon naman po sobrang baba. Kung magse-celebrate po kayo, any events, ano, kung dati yung legit plan ay tinitipid-tipid natin, ngayon po ang legit plan po pwede na pong kick all you can. Nakikipag-ugnayan ang PEBA, DA at iba pang ahensya ng gobyerno para mag-export ng itlog at isama ito sa mga feeding program ng pamahalaan. Angelique, kung bumaba ang presyo ng itlog, tumaas naman ang presyo ng kamatis na ngayon ay mabibili na hanggang 140 pesos. Ayon sa Department of Agriculture, medyo malamig kasi sa Southern Tagalog kung saan yung biggest producer ng kamatis dito sa ating bansa. Kaya imbes na nakakasampung beses magtanim ay 7 beses na lamang. Pero madali naman daw mahabol yung supply at eventually mag-normalize at mag-stabilize din yung presyo ng kamatis na mabibili lamang na karaniwang presyo na nasa 50 pesos per kilo. Angelique? Okay, so Clay, balikan lang natin yung mga kakaibang bouquet dyan, ano? Yung bouquet ng mga itlog. Mga ilan yan? Isang dosena ba yan? Magkano ang isang bouquet ng itlog? Angelique, higit isang dosena, 15 piraso yung nasa isang basket na mayroong bagoong, mayroong 2 pirasong kamatis at mayroong 1/4 ng sibuya. So sulit na sa halagang 350
pesos. Meron din kaming nabili na isang bouquet naman nung pangpakbet. So, ibig sabihin, meron na yung dalawa hangga o isang pirasong ampalaya, mayroong mga sitaw, kaunting kalabasa, bawang at sibuyas. Yan naman, nasa 100 pesos lamang. Higit na mas mura yan kumpara sa palengke na siguro kapag nabili mo na yan, nasa worth 200 pesos. So, yan nga yung hinihikayat ng Department of Agriculture, bumili ng gulay sa Kadiwa Store, kahit hindi sa Kadiwa Store, pati na rin sa mga palengke para matangkilik yung mga locally produced na agricultural products. Angelique? Okay, maraming salamat sa gift ideas, Clazel Pardilla.